Ano ba to si Pastor Kibuloy? Gusto ha, gusto na huyata nilang i-canonize itong si Pastor Kibuloy ho eh. No? Gawin nyo na kayang santo si Pastor Kibuloy ninyo. Kung ano-ano yung mga pinag-iisip nyo, o eh di hamak naman daw po na mas maigi si Kibuloy, no, sa ating presidente. Mas patriotic daw po, mga kababayan. Sabi nung dating taga-bundok, sabi nung isa sa kung ano-ano ang sinasabi doon sa SMNI, mga kababayan. Ako ho, ah, dati, sabi ko nga eh, ganda lang SMNI, binabalita nila lahat. Pero ngayon, hindi eh, no? Ang galing ng SMNI, naiimbento nila lahat. Bakit hindi nila kayo mag-scientist dyan? Total, ang hilig nyo mag-imbento. O, eto po. Ano ba, isusulong ba natin bilang ano? Bilang, ano tawag dito? Bilang isang, o, isulong na natin kayo. Bilang apostoles ni Jesus Christ. Ayang si Kibuloy. O, gusto nyo, i-canonize na natin. Ano sabi dito ni Eric? Pastor is more patriotic and the real hero. Ah, hero daw po. Siguro, no, mga nasa loob ng KOJC, pero hindi lahat. No? Siguro, eh, masamang espiritu ang tingin kay Pastor. No, mga sinasabing na biktima niya. Ano po, mga kababayan? Isang masamang panaginip o isang masamang bangungot itong si Pastor Kibuloy para po doon sa mga di umanong nabiktima niya, mga kababayan. Aba, kung sasabihin mong mas more patriotic at hero si Kibuloy, hindi ho siguro lahat. At hindi naman ibig sabihin yan, mga kababayan, hahayaan na lang po natin. Kasi yung si Pastor Kibuloy, madaming ginawa sa bansa. Lumaban yan doon sa mga taga-bundok eh. Lumaban niya sa mga rebelde eh. Hayaan na lang natin yung bata na nagre-reklamo, na sinasabi na siya daw po ay di umano na abuso ni Kibuloy. Hindi ho ganun yun, mga kababayan. Kahit anong pakitang tao mo, no, dito sa mundong ibabaw, kapag po may nagawa kang mali, ipaliwanag mo. Pag hindi mo na ipaliwanag, problema mo yan. No? Ipaliwanag mo. Ipagtanggol mo ang iyong sarili. Sabihin mo sa mamamayang Pilipino o sabihin mo sa korte na hindi ako may kasalanan talaga dyan. Walang ganito. Sabi kasi ni Kibuloy eh. Tayo po kasi mga girls ang lumalapit sa atin. Mas maraming ginawa at napatunayan si Pastor Kibuloy at ang KOJC kaysa kay Marcos Jr. na siya ngayon ang humahabol at nanggigipit at nanunupil sa KOJC at kay Pastor. Ayan daw po, mga kababayan. No? Napapakamot na lang tayo sa ulo dito eh. Mas maraming ginawa at napatunayan si Kibuloy. Sabihin na natin ganyan, pagbigyan na natin yung istorya ninyo, yung kwento ninyo na mas madaming ginawa si Kibuloy. Pero ibig hubang sabihin ito, hindi naaarestuhin si Kibuloy. Ibig sabihin ho ba nito, hayaan na lang natin yung nagre-reklamo. Di ho ba, mga kababayan? At ito nagtataka ako dito sa mga ito. Bakit nakarekta sa presidente itong mga ito? Ginigipit daw ng ating Pangulo. Isang beses ko nga lang nakita, nagsalita, narinig ang ating Pangulo. Ano sabi? Harapin niya. Yun lang. Tapos sasabihin ginigipit. Di ho ba? Alam nyo naman, sila Risa Ontiveros, opposition yan. Di ba? Ang Pangulo. Nasa ibang linya naman, mga kababayan. Yung sinasabing tulong-tulong na yan, naku po, wala ho yan, mga bossy. Kailangan lang ho talaga na sumagot si Pastor Kibuloy dito sa mga reklamo sa kanya, napakasimple. Diba? Tuloy pa natin. Na para bang mga lubhang kriminal at terorista ang mga taong nagbunsod ng totoong paglilingkod sa ating bansa? Anyway, iiwanan ko na sa iyo yan, ka Eric.
eh, istorya mo yan eh. Di ba? Istorya nyo yan eh. No? Ang usapin dito, hindi yung kung madaming ginawang paglilingkod, kung naging matulungin sa kapwa natin Pilipino, sa taong bayan. Ang istorya dito, o ang punto dito, eh yung mga kabataan, o yung kabataan, di umano, na pinagsamantalahan daw po ng inyong poon. Halos parang poon na sa inyo si Kibuloy eh, no? Bakit? Eh baka kasi kapag ka si Kibuloy natuluyan, wala nang swelduhin itong mga ito. Mga kababae, siyempre mga angkor yan ng SMNA eh. Kahit po anong tangge, kahit ano pong sabihin nila, hindi si Kibuloy ang may-ari ng SMNA eh. Ganito, ganyan. Lokohin nyo, lelang yung panot. Di ho ba? Kaya, eto, tingnan nyo mga kababayan, siguro gigil na din po kay Kibuloy. Ayaw mo lumabas ha? Ayaw mo magpakita ha? O ayaw mo magpaliwanag ha? O ayan mga kababayan. May SWAT na sa harap ng KOJC. O eh, ano naman, kung may SWAT, eh, alagad ng batas yan. Di ho ba? Ano naman kung may SWAT? Dati po, alam ko, kung hindi ako nagkakamali, mga bossing, si NBI Director, no? Jaime Santiago o Jimmy Santiago po, mga kababayan, naging miyembro po ng SWAT yan dati. Diyan nga po talagang napatunayan niya na talagang dito, oh, laging dito ang tama. Nung mga mahilig, ano, yung mga mahilig mang hostage, mga bossing. Oh. Ngayon, pinagmumukhang masama, no? Nung mga OTAP vloggers na bakit daw who may SWAT sa labas nila. Eh baka naman may wanted kasi dyan sa loob. Di ho ba? May wanted na matagal nang hinahanap ng batas. Oh. Nagkalat daw ho kasi yung SWAT doon sa labasan nila mga kababayan. Kaya ho, mga nanggagalaite, ito pa oh. Ayan pa oh! Mga malalaking armas yung dala oh. Oh, ha? Ito po mga kababayan ha. Baka sabihin po nung iba, eh fake news yan, ganito, ganyan. Nakuha ko lang din po ito o nakuha lang po din namin ito mga kababayan doon ho sa mga vlogger, sa mga OTAP vloggers lang din po mga bossing. Oh. Di ho ba? Pinapalibutan na sila mga kababayan. Eh kung isusuko nyo si Kibuloy, kung hayaan yung magpaliwanag si Kibuloy,